So what is up mga kapinta? Ayan, meron tayong nagbabalik na kliyente, si Sir Willis. Alright! Nireview ko kasi yung, ano, yung conversation namin ni Sir Willis. Ang last session namin was 2019, October. It's been a while, pre-pandemic yung una namin. Ang last session namin, marami na ako natuto kay Sir Willis. Ayan. Ayan, na-miss niya raw yung sakit eh. Ewan ko. So, this time... Ayan! Iba lang, wag lang puso sasaktan. Wag lang feelings pa. Ayan! Di tayo nalakit ng feelings yun. So yun guys, FYI lang, kasi yung sleeve niya rito sa kabila is Japanese. Oriental yan. So meron na siyang tattoo nun. Kumbaga kinuntinyo ko lang, ako na yung tumapos ng sleeve. And then this time, dito naman kami sa right arm niya. Ngayon, medyo fresh pa yan. May tattoo na siya dito sa inner eh. Pero the rest, yun na, wala na. Tayo na magsisimula. So trad yan sir, no? Ang target niya is trad. Trad is guys, para lang sa kaalaman niyo, yung para more on solid outlines, less shadings. So, yun nga, trad niya kasi traditional. So anyway, research niyo na. Ito yung design namin, guys. Ito yung naka-stencil na. Ayan, ayan, ayan. Naka ano na yan, naka suplado na. Photocopied na kasi to guys. So, andito yung drawing ko. Pakita ko sa inyo. Actually, ang madali na siya yung drawing. Ang mahirap, kasi ang dami ko reference na. Puta, rin susundin ko dito. So, parang, shit. Yun nga eh, sabi ko, kailangan lumabas pa rin yung style ko eh. So, ayan guys. So, dito kasi, ang itsura niya is parang, hindi naman siya ganun ka-realism, pero hindi siya trad, sir. So, ayun nga. Kailangan namin mag-stick dun sa plano ni Sir Willis na... trad, syempre. Kasi syempre, yun yung gusto niya eh. Ayun mo ako'y masunod. Kailangan, at least, meron yung kanya. Di ba? Pero lalabas yung style ko. Yun, syempre importante yun. So, ayan guys, original composition ko yan. Though, may mga, ayun nga, may mga binigay na reference ni Sir Willis na yung preference niya, syempre. So, ayun, dami kong kuda. Start na kami guys kasi may curfew daw pero hindi wala, para lang makapanood na siya, makapag-relax na si Sir Willis. Kasi, ang trad guys, masakit siya kasi ang kapal ng outline siya. So, binibiro ko na si Sir Willis eh. Kagagabi sa chat. Natulog na ako ng maaga. So, sabi ko, mag-meditate siya. Kasi tayo ang kapal talaga nung karayan na gagamitin. So, ayun guys, dikit na namin stencil para makapag-share na kami. Let's go! Guys, didikit na natin ang stencil ni Sir Willis. Ang gagamitin natin yung stencil solution yan. Groom and Brew Stencil Solution. So, ayun pala. Meron din tayong aftercare ng Groom and Brew guys. Kasi nagtanong si Sir Willis that nakita niya nga. Dahil yun nga, dati na siyang may tattoo. So, talagang gumagamit siya ng mga aftercare creams. And yun, meron tayo. So, mamaya magpa-purchase si Sir Willis. Yung mga kapre. Yakap ng bata. Yakap ng demonyo. So yun guys, ano, natikit na natin. Medyo sarap to. Pero sayo. So yun guys, natikit na nga namin Sir Willis yung stencil. And yun pala guys, pakita ko muna sa inyo yung ating gagamiting needle. Ayan, so 9RL at saka 13 Curve Magnum. G na tayo. Sir, G na tayo pag ano, balik ka. Samahan nyo kami today guys sa session namin. Vinegar Pusit Session. Let's go. Thank you.
So ayan mga katinta, nagbabalik na naman tayo sa ating tattoo, trivia, o pipi. So ayun guys, narinig niyo naman na pinag-usapan natin kanina or nabanggit ko kanina yung salitang traditional. So ano nga ba yung traditional tattoos? Ang traditional tattoo guys is often based sa mga old flashes designs. So way back early 1900s, kung saan mga tattoo guys, sobrang rare pa. May mga nagtatattoo na, pero kumbaga napaka-rare nilang hanapin. So may mga shop na nun, mga underground, especially sa US, Europe, ganyan. Usually kasi ano mga nagpapatattoo nun, mga sailors, kadalasan, ginagawa nila souvenir, so parang collectible. So instead na bumili sila ng item, ginagawa nila sa mga pinupuntahan nilang mga lugar, nagpapatattoo sila, kumukuha sila ng tattoo dun sa lugar na binibisit nila. So kaya nauso yung mga tattoo flashes. Yung tattoo flashes guys, yun yung mga ready designs. Kasi nung araw, wala namang computer, wala namang magpiprint. So kaya ang mga artist, ang gawin noon, meron na silang ready paper or meron na silang mga booklets kung saan meron silang mga drawing na pwede mong pamilian ng mga gusto mong ipatattoo. So yun yung tattoo flash. So dati, ganun kasimple lang yung mga tattoo design guys, mga traditional lang, mga madadaling sabihin nating 2D. So wala pang 3D nun o wala pang realism nun. So parang ihalintulad natin parang sa drawing ng bata. Kasi ganun lang yung mga itsura ng tattoo dati. Mabilisan lang. So may kulay na rin nun guys. Actually, yung mga colored tattoo nun, talagang angas mo na kasi usually black lang ang tinta nun eh. So may mga nagko-colored na rin, pero ayun. So meron ako nabasa rito guys, yung mga facts o yung frequent asked questions. So sabi dito, what do traditional tattoos mean? Often based of old flash designs from the legends of the field. Traditional tattoo designs depict simple imaginary with clean, bold line work and use a limited color palette. By getting a traditional tattoo, you are paying homage to the art form and keeping tradition alive. So, ganun kasimple lang guys. Ang sabi nga rito, bold outline. Yun yung sinabi ko earlier. And gumagamit sila ng color pero limited lang. Like pag sinabing red, isang red lang. Hindi kasi katulad ngayon guys, napakaraming klase na ng kulay. So, pag sinabi mong red, may dark red, scarlet red, red, may light red, may lipstick red. So marami guys, ganun din sa mga ibang kulay. Sa green, may light green, may dark green, may yellow green, may graffiti green, etc. etc. So hindi katulad nung araw guys, ganun lang pag sinabing green, isang kulay lang, red, isang kulay lang. Ganun lang kasimple ang traditional tattoo. So ganun lang siya guys, napakasimple, malinis lang. Meron pa rito guys, what are the rules of traditional tattoos? So sabi dito, traditional tattoos can always be recognized by several distinct characteristics. They are highly saturated, which makes them look good on any skin tone. The designs look simple, less shading is used, usually minimal. So ayun nga guys, diba sabi ko nga sa inyo, napaka-minimal lang. Though etong naging design natin guys, kung makikita nyo, gumamit ako ng whip shading, yung kung napansin nyo. So at least, traditional base siya, pero may touch ng style natin. Yun naman yung importante doon. Sabi pa dito, it is meant to look like a drawing. So tulad nga na sabi ko sa inyo, parang drawing ng bata. Or ganun lang kasi talaga yung style nung araw. Hindi pa gumagamit ng ganun ka realism o realistic na designs. So kung mapapansin nyo, diba guys, yung mga nauso nung mga 70s, 60s, 80s na tattoo, dito sa atin sa Pilipinas, makikita nyo, diba, yung mga heart, solid na heart, yung parang talagang drawing na heart na pula lang, yung mga barbed wire, yung mga names. Sorry to say, pero yung mga usually makikita nyo sa mga tatong kulungan, ganun lang yung mga nausong tattoo nun. Kaya sobrang madi-differentiate mo na yung mga new school tattoo compared dun sa dating mga tattoo designs. So ayun mga katita, yan ang meaning ng traditional tattoo. So kayo ba guys, meron ba kayong mga traditional tattoo? Or nagbabalak din kayong magpalagay ng mga traditional tattoo? Ano tingin nyo sa traditional tattoo? Gusto nyo rin ba magkaroon ito? Or doon kayo sa realism? Comment down below guys sa comment box natin para malaman naman natin yung opinion nyo. And ayun mga katinta, dyan nagtatapos ang ating tattoo trivia. Balik tayo sa ating video. Let's go!
So yun. So yun mga katita, tapos na kami. Sir, ilang hours ba tayo? 5 hours na. Oo. Nalibang kami. Music lover kasi to guys. Ang galing kumanta niyan. Si Sir Willis. Grabe. Fan ako niyan. Yan. So yun guys. Tapos na nga kami ni Sir. Ayan, na video na natin yan. Ipiplay ko yung B-roll niyan after nitong vlog out natin. So ayun. Sana na-enjoy niyo itong vlog na to. And dun sa mga mahilig sa trad, for sure, magugustuhan niyo itong video na to. Ayun, mga katita, thank you for watching. And please do not forget to subscribe, like, share, and comment. And guys, please, follow niyo po ako dun sa bago kong Facebook page na nag-start na rin ako mag-post ng mga vlog natin. Coming here dito sa YouTube, yung Janrich Cruz Tattoo. So, ayun. Thank you. Sir Willis, thank you ha. Thank you. Ewan ko lang kung kailan ang kasunod nito, pero yan kasi... Malapit-lapit. Yeah. Yan kasi si Sir Willis, kapag natripan niya, dala-derecho. Wow. Like yung nangyari sa isang sa sleeve niya. Pag makikita niyo naman sa vlog eh. Pag bumalik siya, nasa vlog yan for sure. So, ayun mga katita. Again, thank you for watching. Ingat kayo lahat and God bless you all. Peace. Alright.